Helen, kumusta? Ginagamit mo na yung radyo mo. Sabi ito na yung battery radyo. ni Agum mong auntie. Sino nagbigay lang po? Radyo niya yan. Ako ang nagbili ng battery. Yung Team Ruelipat ang nagbili sa'yo ng battery. Ikaw, nasa'y pangmasads. Wala ako dito. Ano ka? Wala kang dala, Miss Kelly? Wala ako dala. Nabigla pati ako pala. Mm. Meron man yung siya dyang, Omega kasi, pain. Meron siya Omega pain. Isaray mo na to. Charge na yan. Chinarge ko na. Bilog yan. Buhay pa to. Malakas pa. Bagong charge yan ngayon. Ate, nakakatindog ka naman pag nag-gukon pa doon. Nakakatindog ka. Nakakahugas ka ng, alam mo, CR. Nakakalakad ka dito. Ah, nakakalakad. Oo, hanggang dito. Patras-atras, pag ganun-ganun. Yan nagagayon mo. Dito siya. Tapos dito siya maliligo. Ano kaya't sa paa ko tutukan siya? Oo, mabuti pa nga. Para mabilis kasi siyang para makalakad. Kasi para mabilis siya makablakad. Oo, sige. Yun ang anahin natin. Ate, yun na lang. Kasi ito, wala na itong pag-asa. Yung kaliwa, ang kamay. Wala na ito. Ang anuhin na lang natin, makalakad siya. Oo, makalakad. Parang bagang si Manoy Napoy, no? Ganun na rin yung ano niya. Hindi na rin gumagal. Lahat naman na kaya masas ko? Kasi babali ng dami. Sagutin mo yan, Ellen. Kung sino doon ang papalit ng dami. Sino ang papalit ng dami? Ikaw? Sarili lang. Kaya mo. Kaya mo. Magpalit. Mabuti. Ha, talaga? Kaya na niya talaga. Kaya sige. Yung paglalakad na lang anuhin natin, sana makalakad siya. Kahit dahan-dahan. Upo ka na lang? Ah, gusto mo, upo na lang. Upo na lang daw. Bigyan kita ng upo. Kuya, tingnan akong bangko. May bangkito ka baga dito. O, tali, o. O, makalpong mo kami. Mariet, may CR ka na dito. Buti na paggawaan mo ito ng CR ka. Opo. Ito po mga ka-Team Ruelipat, pumasok na tayo dito sa bahay ni Ate Helen. Ito na po yung second session ni Ate Rhea. Si Ate Rhea po yung therapist po dito na kilala po at skilled na po siya. Ilang taon na po yung kanyang experience sa pag-massage, pag-therapy ng mga stroke victim. So siya po yung kinuha natin at ngayon po yung second session niya. So samahan nyo kami sa loob. At para matutukan, ang sabi nga niya, yun pong paa. Ang tututukan natin ngayon ay paa upang makalakad siya. Kasi nga po, ang yun pong sa kamay ay imposible na po yun na maging normal. Dahil yung mga minamassage po niya na ganyan din ang case, ay sa puso o sa part ng heart daw po, ang paliwanag niya, yung mga left na kamay, mahirap na po yan ipabalikin nyo na kaganito. Mas mabuti pa nga raw po yung kanan. Mas mabilis po yan ma-recover. Yan. So, shoutout po sa Ruelipat sa ating mga ka-team. Panoorin po natin ang Team Ruelipat. Si Ma'am Luz Lipat. Thank you. Ma'am Kate Lipat. Sir Jero Lipat. Yan. Shoutout po sa inyo. Sa mga admin ng Team Ruelipat. Si Franco Vlog. Ma'am Post Official. Ito po si Dong Tigidong. April Lab Official. Yan po yung mga members natin, si May 7 in Lucana Vlog, Darren Dobson, Joan Wanmig, Mar Beranya, Del UTV, yan. So, Geraldo Medranda, yan. Samahan po natin. And shout out Christy Alporte, ating members sa team Ruedi Pal. Maraming salamat po. Yan, papasok po tayo dito para... Ito po ngayon, nag-start tayo ng 10 o'clock. Tignan natin. Sana ay mapagaling natin. Ito. Mga ilang session kaya sa estimate mo bago makuha niya yung normalize. Matigas na kuya yung mga... Litid? Oo. As in, tumigas na siya dahil sa sobrang tagal. Itong kaliwa niya. Ano? Sana tuloy-tuloy sa ano niya, no, yung dapat matuloy-tuloy dugo, ma-activate lagi. Oo. Lagi kang tatayo, no, tuwing umaga. Kasi lalong sulo-sulo kang pamumuhay. Ikaw lang tutulong sa'yo. Kung ako may pera lang ate, ay nako. Wala eh, wala din kitang pera eh. Madami din ako pinapakain. Araw-araw kanyang pupuntahan, ano, kahit hindi kanya sisingilin, no?
Araw-araw lang na kitang puntahan. Para lang. Baka kahit kanto pa na yun mm-hmm. na kitang minasahe. Mga ubay daw, titigas yun. Matitigas na ito. Titigas na eh. Oo. Diba? Dapat lumambot to. Patulad nito. Ubay daw to. Ang lambot. Ito, malambot yung muscle niya dito. Diba? Itong muscle niya dito ang medyo matigas. Solid na. Yan ang kailangan na maiayos. Para sa ganun, tuloy-tuloy na siya maglakad. Ano ate Ellen? May improvement ba? Nakakaramdam ka ba ng ano, ng Ellen? Nagkakaroon ng epekto? Kaya mo ate Ellen na nakagayang ka. Ba nahirapan ka? Ba't hindi ka pa dumiretsyong higa? Diretso ka na lang higa. Yan, sige. Okay, yan. Sige. Pwede na sana ako. Tapos yung pamaypay para paypay natin si... Wala kasi tayong... kuryente dito. Pinutulan sila, pinutulan siya. Nahuli kasi nakasaray ko na walang metro tong bahay, tapos nakakonect dito kay Kuya Ronilo. Malayo. Ah, malayo ang pagkakawa. Nung mag-inspect, hindi nila natanggal. Nakitang may nakakonect. Ni-reason out na may hilang yung tao, nagpapabulong. Hindi rin in-accept ng kasuloy. Binigyan silang penalty 10K. Kaya hulugulugan nila. 500 kada pa. Ha? Oo, kasi nga, illegal connection, bawal yun. Kasi itong bahay na to, hindi dapat to, may sadiri ring metro. Kasi may nakatira, di ba? May ilaw, may appliance, may radio. Hindi nila inaalaw yun. Lalo na nag-i-inspect sila pag magbabasa. I-re-report talaga. Dati naman hindi kasi tinatanggal pag umaga, hinuhugot. Eh yung time na yun, dapat kasi pag gabi lang dito. Kailangan niya ilaw talaga pag gabi. Eh lately, bakit hindi pa, napapansin kasi may kailangan niya ng radio. Hindi naman nagsumbong, ano lang talaga. Siguro mga inspector, nagre-reading, nakikitang may wire. Bakit niya may wire? Ba't ito ngayon walang metro? Kaya na question siya. Ako kasi kuya, di ba yun sa akin, kita mo? Mm-hmm. Akin yung kontador kay lolo namin. Mm-hmm. Kaso doon nakadikit sa pagkukunan ni na mama. Mm-hmm. Kasi wala naman baga dyan si na mama. Oo, wala na. Oo, di ba wala dyan dati. Ano? Ako lang naman baga dyan. Kung dikit nyo yung bahay naman, hindi siguro yun papansinin. Kasi magkadikit bahay. Ito malayo. No? Mahaba na nung wire na nakalawit. Saan nakalagay? Yung bahay na yon. Tapos ito pa yung wire na nakabulumbon. Ano haba. Yan, sumunod na yung bahay na yan? Oh, ito yung may poso. Yung pag, at ano, siguro bato, pag-reading nakita nila dyan sa loob. Opo, naka-floating. Pag-reading. Kasi ang pag-reading, nasa labas bagang...